Halos araw-araw may nagtatanong ng ating red velvet recipe, kaya for today's video, gagawa tayo ng red velvet cupcake. Regular cupcake ito at hindi ito yung moist cake na kadalasan natin ginagawa. Pero sinasabi ko sa inyo na ito ay moist din naman, malambot na malambot at saka masarap. Kagandahan pa nito, menos gastos na sa ingredients dahil wala itong itlog. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Una, gagamit tayo dito ng 1 1/2 cup ng oil. Vegetable oil lang yung ginagamit ko, pero pwede rin kayong gumamit ng iba pang klase ng baking oil. Pagkatapos nun, maglalagay tayo dito ng 1 1/2 cup ng light brown sugar, 1 1/2 teaspoon ng salt, at 500 ml o 2 cups ng gatas. Haluin lang yung mixture hanggang maging well-mixed na sila, and then maglalagay na tayo dito ng ating food color. Gagamit ako nitong gel type na red food color, pero pwede rin naman kayong gumamit ng iba pang klase. So pagkatapos niyan, magsisip na tayo dito ng 1/3 cup ng kokwa. Pansinin niyo yung ating red velvet na outcome ay medyo dark at hindi siya red na red. Kung gusto niyo nang talagang matingkad na pagka-red, bawasan niyo yung amount ng kokwa natin. Naglagay din ako dito ng 1 1/2 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng baking soda. Pagkatapos noon, magsisip din tayo ng 3 cups ng third class flour. Marami nagtatanong kung paano ko nakukuha itong mga recipe na to. Alam mo, sa baking panalo yung mahilig mag-testing at mag-imbento. Kung matagal ka na sa channel natin, mga 2 years ago yata na ibigay ko na yung ating pinatubo cake recipe, yun yung cake na merong streusel na milk powder sa ibabaw. Ito lang din yung recipe na yon. Tapos, binabago ko lang ng binabago yon according sa flavor na gusto ko. Halimbawa, gusto ko malagyan ng kokwa, magiging chocolate brownies na yon. Tapos lalagyan ko siya ng food coloring na red ngag. Katulad dito, gagawin natin siyang red velvet. At marami pang iba. Basta ang pinaka-base ko dito, yung vanilla base nito, ay yung ating pinatubo cake recipe na nandun na rin sa YouTube. Kaya sa mga bakers, lalo na sa mga baguhan, huwag kayong matakot mag-testing, mag-try na mag-try, kahit mag-fail minsan, ay itry nyo lang ng itry kasi dyan kayo mag-grow. Ito talaga yung gamit lang naming butter sa bakery kasi madali lang siyang gawin, wala pang itlog, and then halo-halo lang, wala ka ng ibang kailangang gadgets. Pagkatapos nun, ibibake natin siya sa 150 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Kakagawa itong recipe na to ng nasa 20 to 21 pieces ng cupcakes. 2 oz yung ginamit kong cupcake pan, tapos yung ating liner ay 3 oz. Pagkatapos nun, papalamigin lang natin siya, and pwedeng-pwede natin itong lagyan ng kahit anong frosting. Red velvet, syempre ang perfect na kapartner niyan ay cream cheese frosting. Kapag ka medyo nagtitipid, pwede na yung whipped cream, tapos lalagyan mo siya ng lemon juice at saka lemon zest. Kung ayaw nyo siyang gawing cupcake, pwede mo rin itong i-bake sa size 8 na round pan. At ayun na nga mga kalutong tinapay, ito na yung ating red velvet cupcakes. Sana ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana magamit nyo sa business. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!